Hi, hello mga kaalo-alo. Kumusta? Kumusta kayo dyan? Una sa lahat, batiin ko kayo ng magandang araw, umaga, tanghali, hapon, gabi sa mga sulok ng mundo. Mga kaalo-alo, meron tayong ano ngayon, pupuntahan, isang pag-breeder, may sitsu daw, may foam. So kaya na laman ko 'yon nandahil sa ano, nandahil sa isang shooter ko, yung alay shooter ko, tsaka ngayon may channel na rin siya mga kalwalo. Baka naman pwede i-subscribe natin, tulungan natin siya. Macnel TV, ilagay ko dito sa ano, sa video yung channel niya para dito guys, ilalagay ko dito para makita niyo din yung YouTube channel niya. Paki-subscribe na lang siguro mga kalwalo. Ano? Sa atin magkita. Doon na lang, 7-11. Okay. So mga kaalo-alo, andito na yung Macnel TV. Kasabay na sa amin. Ano, Macnel TV, pasok! Gano'n na lang sa gilid eh. Ano? Tuloy na tayo doon. Sila yung mga kaalo-alo, yung sinasabi yung Macnel TV. May daanan ba doon? May ano ba doon? Bali, subscribe nyo na din ha. Tara. Ngayon? Ito yata. Tudis pa daw. Hindi pa nga pwede siguro. Pero nakita mo na. Ayan, it's yan mga kalwalo. Kaso nga lang, matigas pa yung... parang hindi pa ata daw. Ganito lang buntot nila, no? Ayan, ganda. Mga kalwalo, daming pag dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 sinapag. Meron isa sa gitna, Prince Bulldog. Tsaka dalawang sitso sa taas. Andan pa yung ano? Nangita mo lang sa loob. Sino naman pangalan mo, sir? Nico Ponce. Nico Ponce. Ilan taong na nagbibreed ng pag? Pag siguro mga ano na. 5 years mahigit. Hindi naman mahirap. Hindi naman. Mahirap lang silang i-breed kasi ano, hindi sila magaling mag-alaga ng mga anak. Saan parte na hindi magaling mag-alaga? Simula pag labas ng anak hanggang magpadede. Pero during pregnancy, wala naman problema? Wala naman silang problema. Doon ang problema sa paglabas? Paglabas lang. Anong problema doon sa paglabas? Paglabas nila, wala ano, yung pag umiri sila, medyo natatagalan lumabas. Tapos, ayun, hindi sila magaling mag-alaga ng mga puppies. Pag nailabas na lahat? Hmm. So kailangan talaga ano, nakatutok ka. Paano nakatutok? Sa pagpapadede every 2 hours, ganun. Ay, force feed, parang naka-force feed. Parang nakatutok ka lahat. Hindi ka tulad ng shih tzu, pwede mong iwan. Ito talaga every 2 hours isusubo mo sila sa sa nipple. Kailangan naka-focus ka sa kanila. Mga ilang araw naman 'yun, yung ganung siguro mga ano, 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks, 2 to 3 weeks. Totoo ba 'yun na pag sila daw dumidi na wala nang babantay masusupukit? Kasi pangusili so ilumalabas yung gatas sa ilong. Ay hindi totoo yung nalulunod sa akin, hindi makakain. Nalulunod sa gatas. Sa gatas, hindi yung hindi diin doon sa nipple. Hindi naman. Sa wala gatas. Naman ako na-encounter. Parang doon lumalabas. Encounter ko lang sa kanila, pag dumedede, sa sobrang lakas dumede, lumalabas yung gatas sa ilong. So kailangan babantayan mo talaga. Sasanctionin mo pa yung gatas para... Gumagamit ko pa ng ano. Yung nakilala ka, boss? Dito. Ito? Pangalan nito? Si Ash. Anak ng champion ni Caliber. Guys, anak ng champion daw si Caliber. Kita mo naman yung ilong, oh. Pantay na sa noo. Nagpangabot, no? Ganda. Tapos, nakulang... Ilang taon na to? Magti-3. Tapos, so yun, malakas yung demand niya na kulangan ako sa stud. So kaya kumuha pa ako ng dalawang ganito. Mga stud din. Ano ito mga importe din? Import line, mga ano? Dam and sire niya galing US. Ito, tatay niya, grand champion.
sa Pilipinas. Ng Pilipinas. American champion, tapos grand champion sa Philippines. Tapos nanay niya, Philippine champion, saka American champion. So ang papel nito, green at saka red? More on red. Pwede, more on red. Pwede ko pong pakita sa inyo mamaya yung mga papers nito. Tapos eto rin, galing barako mo rin to. Barako din po. Ito yung dalawang barako. Bali tatlo po sila. Ah, apat. Ayun yung isa pa. Si Era. Ay, ito barako rin to. Barako po sila. Ah, barako to. Parehas. Ayan po. So, kasi, isan, kinakapos talaga sa stud. Tulad dito, last week may stud. Last week may stud. Ito, ayun, stud niya yan. So, ayun. Tapos ito, possible next week may parating din akong client na stud. Mga taga saan naman yung mga nagpapa-stud sa'yo, sir? Banyos. Ito last tiga munting lupa. Price range. Price range. Oh. Ito po, start tayo doon kay ano, kay Erap. Yung si Erap, 14 lang mo na stud. Kinyakad na po yan. Doon sa dalawang stud. Bago pa lang. Bago pa lang po kaya hindi ka pa po nakikita na yung sample papel. Pero tingin mo pa si Tindan. Opo, tingin ko naman kasi bago ko siya ipa open for stud service, pinapa-check ko muna yung sperm niya. Ah, nag-appoint maganda no? Yung sperm niya para pag nag-stop. Hindi man masayang yung... Wala bang sperm count doon na lumalabas? Wala, hindi man nila kaya. Chine-check lang yung motility test. Eto, si Ash. Si Ash. 6'5". Guys, ito si A, 6'5". Yung isa naman, si Erap, yan, ay 4'key. Kaya nga naging 4'key siya, gawa ng 2 times na ka-stud, kaso nga lang, wala pang, pero ongoing naman yung ano. Sana nga, ang sabi naman ni Sir, mukhang nag-positive naman. Kaya, siyempre, within 2 months naman yung antayan, within 2 months yung antayan natin, saka natin, ano, malalaman kung nagpositive ba, no? Pero yun, pinaano naman niya eh, pina-sperm test naman niya, so lumabas dun sa patis na magpo-produce nga. So antabayan na lang natin within 2 months. Kailan man, kailan naka-stud siya? Mga 2 weeks ago pa lang. 2 weeks ago pa lang. So 3 weeks ago, ganun. So malalaman natin yan from the start na in-stud siya within 45 days. Mm-hmm. 45 days nga, minsan hindi pa napapansin. Pero ito lang may payo ko sa inyo, ha, mga breeder, mga kalwalo. Ako, ha, hindi ako nagpapa-ultrasound within 45 days. Hindi ko ginagawa yon. Doon ako nagpa-ultrasound sa 60 days kahit alam ko ng positive. Malalaman nyo kung bakit ko nagpa-ultrasound ng 60 days. Ang inahabol ko doon, hindi yung positive or negative. Ang inahabol ko doon kung kailan siya maglalabas. Kasi doon mismo sa bit, binibilang nila, no? Mm. Para iwas stress. Hindi ka stress na stress magantay. Pero po ngayon, may test silang ginagawa. Reverse na, ano, progesterone. Para mas nakikita, mas accurate kung malalaman kung kailan aanak talaga. Meron na ganun? Meron na pong ganun. Kasi po ako, dati sa mga breeder ko, hindi laging successful yung breeding ko kasi based lang ako sa bilang tsaka sa na, ano nga, natural beauties lang, no? Smear test. Doon lang po ako nagbe-base. So, simula nung may kaibigan ako na nagpo-progesterone, lahat sila, pinapaganon ko, laging successful. So, minsan yung iba, pag-stud natin 9-11 days. So, ito, tulad dito, nag-pick siya sa akin. Stud dates niya, mga pang 15 to 17 day. Pasok pa? Pasok pa. Ganun ako. Talagang nag-take? Nag-take po talaga. Ayan, tulad niya, anak nito si Erap. Ananay ito ni Erap. Hmm. Ayan po. Sir, matanong ko lang tungkol doon sa ano, pag-produstero na sinasabi mo. Aba. Paano ititis siya? First day on heat? Oh. Hindi po. Usually pag mga 7 to 8 days. From first day? From sa heat niya, sa unang pata. Oo, so, bilang ka ng heat, sa kanya ipractice. Tsaka pag-progesterone test. So, minsan, depende din po sa color ng dugo. Kung madami pa, ano, medyo initay ko mag-iing light ng konti before ako nagpapaprogesterone. Sa, sino nagpaprogesterone sa din? Yung vet mo rin? Yung vet ko po, kay Doc Ken. Kasama na doon sa stud fee? Hindi po, bukod po yun. Kasi okay. ang per test is 1,500 to 1,800. Yun yung doon talaga ba? Para makita yung peak, minsan inaabot ng tatlong test.
So nung successful naman yung lulay mo, successful yung naman yung walang hindi naman sumablay. Malaki yung chance. Malaki chance. Malaki yung chance kasi po kahit ano naman ano natin diyan, pagustuhan hindi naman talaga lagi silang nagbubuntis. Hindi 100%. Kanya-kanya ng experience. Kasi okay. Sa akin din nangyari. Hindi na ako, sa akin ha, hindi na ako gano'n nagpa-progesterone. Kasi medyo nasanay ako dun sa ano. Sa usually na 9 days, 9-11. Kasi tumitira din kami 9, pero hindi na ako gano'ng gumagawa dun sa 9. 10, 11, 13. Sa akin ha, 10-11, 13, 10, 12, 13. 10-12-13. Dati po gano'n ang ginagawa ko, pero ayun, parang kasi po minsan, tayo naman hindi natin minsan hindi po talaga nakita nag first na hit niya. Meron talagang time na ano? Meron po. Ito po, French Bulldog ko. Yun yung unang-una kong French Bulldog. Medyo payat na siya kasi. French Bulldog guys. 7 years old na siya. Ah, 7 years na. Hindi ko na, 5 pa lang, hindi ko na po siya binibreed. Babae? Babae po yan. Mahirap din ata sa French, ano? Pag, ano? More on CS, mga 90% cesarean. Speaking of CS, sir, no? Speaking lang of CS. Meron akong ano? Bully. Bully. Makwento ko lang, nasa vlog yun eh. Sir, si Kandiyak. Pangatlo. Normal. Opo. Normal siya. Opo. Opo po. Ito po, hindi po pag sinag, yung iba po, iba-iba po kasi kiss. Kaya kiss-to-kiss basis lang talaga. Kiss-to-kiss basis. Nung unang anak po nito, isa lang po pati. So, hindi niya po, kahit ano po yung pag-label, hindi po nakalabas. Isa lang yung naging pati niya. So, nahirapan siya. So, nabiyak? Yung CS po. So, pinagpahinga ko po siya. After nun, pahinga ng hit. Tapos, yung next hit po ulit niya. O kasi 1 year. Opo, 1 year na pahinga dapat. So, next hit niya, pinastad ko po. So, medyo malaki siya niya. Naglabas siya ng 6. Lahat, yun po, normal naman. Normal? Normal po. Wala talagang ano? Wala po. Wala pong biyak. Kasi po... Pero ka, ano ba, kadalasan ba dito sa pag normal lahat? Depende may po. May possible din na mag-CCS. Opo, kasi po, eto, si Cupcake. Cupcake ha? 2 times na itong napaanak ko po, parehas 6 na pati. Yung first 5 na anak nila, normal. Yung pang-6 po, CS. Ah, lumabas yung 5. Lumabas yung 5. Siguro po, napagod na siya. Second po, ganon. Ganon din. Ganun. Kasi minsan may nakausap akong vet, sabi sa akin, mas maganda kung meron ka lang talagang pera, ano? CS muna po. Wala naman sinabi dahil sa bit. So sila mag-observe pag kaya i-normal, yung normal nila. Pag di na kaya, papa-CS nga po. Papa-CS. Kasi nadala ko din yung dati kong husky. Doon lang pinanak ko na normal kasi 'di ba, siguro sanay ka rin sa bit, sinasabi rin pag lumabas yung panibigin every 2 hours, 30 minutes hanggang 1 oras, dapat water bag nakasunod noon. Basta not more than 2 hours. Mga gamay, less than 2 hours lang. Opo. Mayroon na nalabas. Basis din, minsan po may mabilis, may matagal po. Tulad nito, mabilis po mag-labor. Ito po, matagal. Ito, ang bibilis po nilang mag-labor. Ang dami po niyan, kaya pag nag-out of town kami, yan. Ganyan din po. Ganyan din po. So nawala na yung kasabihan na bili aso bantay bahay, ano? Opo, wala, hindi po totoo yun. Opo. Imbis ang aso, kumuha rin po na magbabantay dapat sa aso. Ayan. Ayan. Mahirap dyan. Kaya kami nung umuwi kami si Bo, wala magbantay. Kumuha kami nang magbantay. Oo. Kami din po, nag-ano kami, Bohol. So ayun mga kalualo, ha, kita nyo ng pag dito. Pag gusto nyo mag-inquire o maghanap ng quality na pag dito lang sa San Pedro, ilagay ko dito yung ano niya, yung Facebook page niya at saka yung link. Ilagay ko dito sa video na to, comment na lang kayo kung meron kayong hanapin na pag. Huwag na kayo lumayo, lalo ng mga taga San Pedro. Dito lang sa San Pedro pa lang, makikita nyo na. Pag pa lang. Quality. Ito, kita mo. Kita nyo, mga kalualo. Ayan, oh. Ito. Kita
Ilang klase yung ano? Ilang klase yung pag? Paano pong ilang? Hindi, mga klase-klase. Alam ba? Ito, kagaya ng sito, di ba? May princess, may standard. Opo, puro ano naman po yun eh. Standard lang po yung pag. Nag-ano lang po. Ang standard color is black. Phone. Yun lang po yung usually na kulay. Phone. So, ito nag-mix sa black and phone. Hindi parang po. Ano lang? Phone din po siya. Ah. Kaso medyo ma-dark lang. Yung pigmentation niya lang po is sabog. Nangyayari po yan. Siyempre, minsan sa yung basta-basta, yung hindi, wala pong selective breeding, basta ma-breed lang. May payo mo, sir? Ano may payo mo para mag-solid piece siya sa gusto mo? Halimbawa, ano may payo mo? Dapat tumanap sila nung, kunyari, ganyan po. Siyempre, yung color niya, medyo parang sable na po yung itsura. Hanap sila ng mga clean phone na stud, katulad po niya, ni Erap. Yung halos din niya po yung kulay. Gusto niya sumama, oh. Mga ganyan po. So ang masabi mo yung quality pag mga ganyang kulay. Opo, mga ganyang magagandang kulay. Mga ganito nga pag ang mga super quality. Alam mo yung area mo rito? Kung tanggalan mo ng ano, yung sabagay gamit sa mga aso yan, di ba? Hindi tinatanggal po yan nung nagtag-ulan, tumubo po ulit yan. Ah? Talaga pa lang ano, talagang yarda mo pa no. Takbo sila yan. Takbuhan nila. Oo. Kaya pala sabi ko ganda nito, sabi kaya ko. May hindi na kailangan po. Iwok mo. Hindi na po. Kasi dito ka lang, oh. Haba pa lang takbuhan. Problema po, di ba? Palo-alo, ganda ng area, oh. Pag walang damo daw, playground. Playground ng mga ano, pag niya. Ano po yun, mga kangkong? Yun, hindi ang iba. Sir, yung price range naman ng mga pag mo, kung sakali lang. Sa akin po, kasi dami pong pag mga newbie na nagbe-breed ng pag, yung bago pa lang talaga sila, konti lang yung nagiging client ko kasi po, mas mataas yung benta ko, siguro female ko po, 50 pataas. Parang sa para isipin yun, napakamahal naman, parang opo, ganun. Opo, bakit po mahal? So, hindi pa po kasi, syempre mga bago po, hindi pa po nila alam bakit ganun yung presyo sa mga line, ganun po. Tapos male ko, 35 ako nag-start, pataas po, depende po sa itsura. So, mga nagiging client ko po, bumibili sa akin ng puppy, mga breeder na din. Breeder na din. Na kumbaga, dagdag na lang doon sa alagaan nila. Gusto mag-upgrade po ng mga client nila. Sila, oh. Gagawin nilang pang foundation. Yun po. Ayun ang mga nagiging client ko. Tapos sa stud, yan. Gusto po nila gumanda yung lahi ng ano, puppy nila. Dito na. Opo, naghahanap po sila. So, minsan po, ayan, hindi sila makapag-design. Pumupunta po muna kung sino yung gagamitin. Banggit yung may Facebook mo, sir. Nico Ponce po. Itong video sa likod, yung mga stars, mas kita po yan pag nandiyan. Mas maliwanag. Mas maliwanag na dito. Opo, ayan po. Ito, maliwanag nga. Kasi against the light po. So, ito, mga kalwalo, kita nyo? Ash. Bravo. Ilang taon na to sir, si Ash? Magti-3 na po. Ito, si? Si Champ. Si Champ, ilang taon na? Mag-2. Same age po sila. Dito ka pumutok? Dito po muna. Dito ka pumutok? Opo, yan, kay Ash. Pero ang stud pin nito? 6'5 po. 6'5 na dito. Ganun na, nag-probin eh. Ito po, 8'5 po. Ah, 8'5? Ito po, 10'5. Ano ka? Pero ano sila, isang line? Iba-iba po sila ng line. Kumbaga, eto po, tatay po ni Ash, ano lang, Philippine champion. Yung nanay niya po, hindi po. Tapos, eto po. Champion lahat? Si Big Mac po, champion yung tatay, yung nanay, hindi po. Pero galing US. So, eto po si Champ. Eto po, ayan. Grand champion yung tatay, Philippine champion and American champion. Nanay din po niya is American champion. Import pinasok o in dito na pinanganak? Dito po. Kumbaga island born silang dalawa. Ito island born? Yan yung dalawa po. Ito ganun din island born? Hindi po. Locally bred lang po talaga to. Tatay lang po niya yung import si Ash. Ano to mga female na to? Female po lang yan. Guys, female, bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Pimi lahat yun. Tsaka mayroon pa sa, doon sa kabila. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Kita nyo. Ayun o. Oh. Maganda. Price range, nabanggit na niya. Stud pay range, nabanggit na rin. So, ito yung in-stud. Mga kalo-halo, ito yung ano. Nakita nyo yung vlog ni Macnil TV na dalawang, ay tatlong pum. Ito yung tatay. Mga kalo-halo, kung sino gusto magpa-stud ng sitsog. PCCI din to, mga kalo-halo. Ah. Pag gusto nyo maganap ng mga legit breeder, i-check nyo sa PCCI. Yun ang the best. Kasi meron kasi iba rito, pumunta ng social media, tatanungin, pa-check. Isa lang, tawag kayo sa PCCI. Kung ano binigay ng breeder sa inyo, kung anong kennel name, tawag nyo sa PCCI. Pag walang sagot si PCCI, bukos yun. Totoo yun, pero kung sumagot si PCCI na ito yung kennel nun, tapos yun ang tinatanong mo, 100% legit yun, legit. Basta tip ko lang ha, una tingnan. Ito yung mga stud niya. Yan. Red. Puro red ha, puro red. Ito. Puro red, pero mayroong isa na halo. Yan o. Ang kasagutan sa red at saka red. Yan. Huwag na kayo magtanong-tanong sa mga social media. Tingnan nyo lang yung papel nung likod. Kaibigan mo. So, boss. Salamat po. Tuloy na kami. Oh, tano na lang. Balitaan na lang po. Balitaan na lang. Okay. Okay. Thank you. Okay, ingat po. So, ayun, mga kalwalo, umalis na kami doon. Hapon na rin eh. Kasama ko pala si ano. Yun. Macnil TV. Tsaka yung misis niya. So, ayun, mga kalwalo. Uwi na tayo. Galing na tayo dun sa ano. Maraming salamat sa panood, halo-halo. Kung bago pala kayo sa channel ko, halo-halo. Baka naman po dyan, no? Subscribe, like, share, comment, and papindot na rin nung ano, notification bell para updated naman kayo sa mga video namin.